dadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Zodiac Men. At ang sign of the day natin ngayon ay Scorpio. Scorpio ka kapag ipinanganak ka from October 23 to November 21. At ang symbol mo ay ang scorpion o ang alakdan. At ang element mo ay water din. Okay, punta na tayo dun sa kwento ni Scorpio. Isang araw, may isang mga ngaso na ang pangalan ay Orion. At si Orion ay boyfriend ni Eos. Si Orion ay napakahangin. Parating niya pinagmamayabang yung kanyang hunting skills. Kaya nainis naman doon si Eos. At yung nangyari pagkatapos ng pagkainis niya ay, well, di ko na alam. Pero, may isa na naman tayong female character na pangalan ay Artemis, yung goddess of the moon. Si Artemis, ayaw niya na nalalamangan siya pagdating sa pangangaso. Pero exception si Orion kasi crush niya pala si Orion. Kaya never niyang papatayin si Orion. Kasi papatayin mo ba sarili mong crush, di ba? Pero may kapatid si Artemis na pangalan ay Apollo. Kung si Artemis ay ang moon goddess, si Apollo naman ay ang sun. Aside from Apollo, meron din tayong earth goddess na ang pangalan ay si Gaia. Sina Apollo at Gaia, parehong naiinis kay Orion. At napagkasunduan nila, nag-team up yung dalawa at nagplano sila kung paano papatayin si Orion. Kaya lumikha si Gaia na isang higanteng alakdan, ang giant scorpion, para patayin si Orion. Ending, namatay naman si Orion. Pero may dalawang open-ended na paraan kung paano siya namatay. Is either pinatay ng scorpion si Orion o accidentally napatay ni Artemis si Orion na kasi akala niya dun sa alternative ending si Scorpio yon, yung pala ang napatay niya si Orion. Kaya sa hulihan, nilagay ni Zeus pareho sina Orion at Scorpio sa langit at pinagdayo sila para hindi na sila patuloy na mag-aaway pa. Yan yung kwento ni Scorpio. It's all about actually the hunter Orion than the scorpion itself. Okay, base dun sa kwento, makikita natin kung gaano ka determined ang isang scorpion. Kung ikaw ay Scorpio, ang unang-una mong strength, napaka determined mo, persevering, mahirap kapigilan. Pag meron kang goal, hahabulin mo. Gaya ng ginawa ng Scorpion kay Orion. Siguro mahirap habulin si Orion, magaling siya ng mga ngaso eh. Pero sa ibang istorya, ibang myth, si Scorpio no ay sinisimbolo ng isang agila at saka ahas. Yung agila, kapag kinain yung ahas, pwede siyang i-interpret as si Scorpio eh kinakain ang sarili. Pero okay, linawin natin. Pwede niyang i-sting yung sarili niya gamit yung sarili buntot. Kasi si Scorpio, hindi niya papabayaan na mapatay ng iba. Mas pipiliin niyang siya yung magpakamatay. Parang ano, harakiri. So balik tayo sa pagiging persevering ng Scorpio. Mahirap pigilan ng Scorpio. At dahil isa itong fixed sign, alright, at water sign din, pag pinagsama mo yung ganun traits, mahilig sila sa mga sekreto. Kapag may hinalaan sila na si gumawa ng kasalanan tapos hindi halata, gagawa sila ng paraan para alamin kung ano meron sa individual na ito, ano yung ba yung katotohanan. Kung may isa, let's say, sa relasyon, no, eh, may parang plastic, papatunayan na Scorpio, oo, yung totoo, kung ano ba talaga yung ugali ng taong ito, parang hindi ko ito gusto, ah. May kutuba ko na nagbabait-baitan to, pero sa kaloob-looban nito, parang hindi to kaibigan, ah. Yes, the Scorpio will always find out. Yun yung strength na isang Scorpio. Pwede ka maging detective, Scorpio. Hidden detective ka. Magaling kang bumasa kasi ng mga tao eh, Scorpio. Scorpio man, magaling kang bumasa kung yung babaeng iyong hahabuli. O sige, dahil gender inclusive tayo, kung sino man yung ipapursue mo bilang kasintahan, magaling kang mangkilatis. Kapag worth pursuing ito, ipapursue mo whatever it takes. Kasi nga, ruler mo, Mars at Pluto, may isa association sa gera, yung isa naman sa underworld. Kaya mahirap ka talaga pigilan pagdating sa relasyon kasi gagawin mo talaga lahat. At kapag malalagay ka sa sitwasyon kung saan, yun nga, matatalo ka na, ikaw na yung magko-concede, ikaw na yung, kumbaga, magpo-pull out ng sarili mo dun sa laban, hindi na dun sa ilalagay mo yung sarili mo sa awa ng kaaway. Ganon ka, Scorpio, eh. Talagang
yung character mo. Wala talaga akong masabi sa ano mo, sa determination mo. Ang hirap mo talaga pigilan pagdating sa pag-pursue ng iyong goal sa buhay. Pero yung magiging problema mo lang, Scorpio, secretive ka. Water sign ka nga, associated ka sa pagkakaroon ng mga emosyon, pero ayaw mo i-share ito sa iba. Ikaw siguro yung last person na hihingi ng tulong sa isang therapist. Ayaw mo kasi na ipakita yung pagiging mahina mo sa iba. At siguro, isa yung bagay na kailangan mo matutuhan. Dapat, alalahanin mo din, Scorpio, kung gusto mo ma-reach ang iyong goals, kailangan mo maging mapagkumbaba na sa paraang amin sa iba o ipayaan ng iba na makita ka na mahina. Hindi mo kailangan gawin lahat. Yun lang yung kailangan mo matutuhan, Scorpio. Pero above all, loyal ka. Pagdating sa katapatan, mapupuri kita kasi nga fixed sign ka. Kapag may karelasyon ka, gagawin mo ang lahat para ma-preserve yung relationship na iyon. Mamatay ka man sa proseso, gagawin mo. At yun nga, yung pinakahinahangaan ko sa'yo, magaling ka mambasa ng tao. Kaya kung plastic yung isa mong kaibigan, may expose mo siya balang araw. At kung sa tingin mo yung kasintahang ito ay parang nalalayo na sa tabi mo, ipurpursue mo siya, gagawin mo lahat para mapalapit siya sa iyo ulit. Pero kung di-discover mo na hindi pala siya yung the one, in the first place, di mo naman siya papakasalan eh. Di mo naman din siya ipurpursue. Kaya sa lahat ng mga signs, I think ikaw yung sign na hindi maloloko. Hindi ka maloloko pagdating sa mga yan, yung sa commitments. Sa kahit anong mga relationship, mahirap ka lokohin kasi magaling ka mambasa. Naging accurate ba yung reading ko? Kung Scorpio ka, tapos naka-relate ka, ilike mo naman ito. Tapos mag-comment ka rin, no, para ma-feel ko na tama yung aking nagpaniniwala sa Scorpio. Pero kung may mga parts na hindi ka sumasang-ayo, paalam mo lang din. Para ma-enlighten naman din ng iba. Mas lalo na yung mga ibang Scorpio na nanonood nito. Share mo kung nakatulong ito. Share mo sa mga ibang kaibigan mong Scorpio. At saka, kung may dadedeg ka pang characteristics sa Scorpio na hindi ko na-touch, i-comment mo lang din. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin na yun, Ikas. Lumakad na, dahan-dahan papalabas ng sili. Alisin mo na ang patenang pumipigil sa'yo. Ayos lang yan, kahit di na maibalik sa dati. Dahil wala ka na dapat pambalak.